Yun ang traditional na pagtingin sa kasaysayan, yung focus sa what they call big story, big leaders. But sa totoo, ang kasaysayan, buhay ng tao. Buhay ng karaniwang tao. Parang it's a unique devotion compared to countries which are also Catholic. So parang dahil doon, parang naging mas kakaiba yung pagtingin sa ina, no? Hindi rin maganda na i-essentialize mo yung, i-attach mo yung sakripisyo sa ina. Bakit? Sa tuwing may batang napupulot, halimbawa sa basurahan ngayon, sino ang sinisisi? Lagi ina. Lagi na lang ba ang nanay ang magsasakripisyo, hindi ba? As an old woman, she was arrested. I mean, walang patawad naman itong mga Kastila. She was arrested. Walang description. Sinabi lang, isang babae, ang tawag sa kanya ay Sora. Anggap natin na mapag-aruga, mapagmahal, mapagkupkop si Tandang Sora. No? Mga katangian na taglay ng isang butihing ina. Pero dapat din nating bigyan ng diin ang kanyang ibang mga katangian, kagaya ng katapangan.